Iyak, nagbebenta ka lang pala dito ng mga kakanin. Ang cheap mo naman. At sa private school ka pa man din nag-aaral. Hindi ka ba nahihiya? Binibentahan mo na nga kami ng Graham balls at corn dog sa school? Andito ka pa ngayon sa palengke? Pangungutya ni Christoph kay Melo nang makita niya ito sa palengke. Nagtawanan naman ang mga kasamang kaibigan ni Christoph matapos nitong kutyain at pahiyain si Melo. Naghahanap buhay ako ng marangal dito. Bakit ba kailangan mo pa akong pahiyain? Tugon naman ni Melo sa pangungutya ni Christoph sa kanya. Ang dapat kasi sa mga gaya mo ay sa public school nag-aaral, hindi sa prestigious school namin. Bakit ba kasi may mga nagpa-scholar pa sa'yo? Ang mangmang naman nun kung sino man yun. Dagdag pa ni Christoph, kinuha nito ang isa sa paninda ni Melo at ito ay binalibag sa sahig. Hindi pa nakontento ang bullying si Christoph dahil tinapakan pa niya ang kakanin na binalibag sa sahig. Nagtawanan naman ang mga kaibigan ni Christoph matapos makita ang reaksyon ni Melo sa ginawa ni Christoph. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kakatungtong pa lamang ni Melo noon sa edad na 16 anyos nang may mailigtas siyang matandang babae na hinohold up ng isang lalaki sa eskinita noon. Tinutukan kasi ng hold upper ang matandang babae ng kutsilyo. Magaling naman sa self-defense techniques itong si Melo dahil na rin sa tinuro ng kanyang yumaong ama. Kaya kay dali niyang nailigtas ang matandang babae. Naipakulong naman nila noon ang hold upper sa tulong na din ng mga tanod matapos magsisisigaw ng matandang babae. Habang parang action star na nakikipaglaban noon si Melo sa mga hold upper. At dahil na rin sa panic at tirik na rin ng araw ay hinayblad ang matandang babae. Kaya itong si Melo ay agad-agad ding inasikaso ang matanda at dinala sa ospital. Habang hinihintay ang pamilya ng matanda ay todo alaga itong si Melo. Kaya dahil dito ay naantig ang puso ng matanda. Iho, pupwede ka naman nang umalis. Maya-maya pa ay darating na rin ang anak ko. Ani ng matanda kay Melo. Lola, eh halos maglilimang oras na nga po tayong nandito. At maglilimang oras niyo na rin pong paulit-ulit na sinasabi sa akin yan. Pero hanggang ngayon wala pa rin po ang anak ninyo. At isa pa, hayaan nyo na pong asikasuhin ko kayo. Utusan nyo po ako kapag may kailangan pa po kayo. Tugon naman ni Melo. Bakit pa kay buti mo sa isang stranger na gaya ko, iho? Hindi ka ba hinahanap ng nanay mo? Tanong ng matanda kay Melo habang nakahiga ito sa hospital bed. Naaalala ko po kasi sa inyo ang lola kong pumanaw na kamakailan lang. Hindi ko po kasi siya naalagaan. Kaya pakiramdam ko po tuloy sa mga matatandang nakikita ko ay parang responsibilidad ko po na alagaan sila. Saka, wag na po kayo mag-alala. Tinawagan ko na po si Mama. Pinaalam ko po ang tungkol sa sitwasyon ninyo. Ay, tsaka nga po eh, binilinan niya nga rin po ako na wag po kayong iiwan hanggat wala po yung kaanak ninyo dito. Paliwanag naman ni Melo sa matanda. Naantig ang puso ng matanda dahil sa kabutihan ni Melo. Maya-maya pa ay kinuha ng matandang ito ang cellphone na nasa kanyang bag. May tinawagan ito at 15 minutes lang ang nakalipas. Matapos itong tumawag, ay dumating ang isang lalaking nakasuot ng tuxedo. Ah, ito na po ba yung anak ninyo? Sige po, maiwan ko na po kayo. Paalam sana ni Melo sa matanda. Hindi, sekretary ko yan. Siya nga pala si George. Mukhang wala namang balak ang anak ko na siputin ako eh. Siya nga pala, matanong ko lang iho, saan ka nag-aaral? Tanong ng matanda kay Melo. Kakatapos ko lang po ng senior high school at yung eskwelahan na pinapasukan ko ay walang senior high school. Kaya hahanap pa lang po ako ng public schools na may strand na gusto ko. Paliwanag naman ni Melo sa matandang babae. Eh kung ganun, bakit hindi ka na lang mag-Eden College? Doon ka mag-senior high.
ani ng matanda kay Melo. Ay nako po, ay yung tuition fee naman po doon ay parang isang taong sahod ni Mama. Hindi ko po kaya doon. Elite school po yun eh. Maganda nga po sana yung school, dahil na rin sa kalidad ng edukasyon nila. Kaso nga lang po eh, pangmayaman po yun. Natatawang tugon ni Melo sa matanda. Mag-apply ka na sa Eden College. Sagot ko na ang pag-aaral mo hanggang sa kolehiyo mo. Bayad ko na rin ito para sa pagkakaligtas mo sa akin. O kaya ay ganto na lang. Ang hihilingin ko na lang sa'yo na kapalit ay mag-aral kang mabuti tsaka makakuha ka ng mataas na grado. Ganun na lang. Ani ng matanda. Naiyak naman si Melo sa kanyang narinig. At inasikaso nga ng sekretarya ng matanda ang lahat ng kakailanganin ni Melo sa paaralan at naging sponsor niya ang matanda sa kanyang pag-aaral. Nakapag-aral sa Eden College si Melo. Ultimo uniform at mga gamit niya ay sinagot din ng matandang babaeng kanyang tinulungan. At tila ba si George, na sekretarya nito, ay parang naging guardian niya dahil ito ang umaasikaso sa lahat ng bayarin sa paaralan sa utos ng matandang babae. Laking pasasalamat ni Melo sa matandang babae dahil sa pagtulong nito sa kanya sa pag-aaral. At gayon na din kay George sa pag-aasikaso ng lahat ng kanyang pangangailangan. Masaya at matiwasay na nag-aral si Melo sa Eden College. Dahil bukod sa tuition, uniform at mga gamit na sinagot na ng matanda, buwan-buwan pang nagpapadala ito ng allowance. Naging top student din si Melo sa kanilang klase. Ngunit ang masayang buhay ni Melo ay nagbago nang maaksidente ang kanyang ina. Na hit and run kasi ito. At suspecha pa ni Melo ay mayaman ang nakabunggo dito. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito mapanagot. At dahil wala nga mapanagot, walang nasagot sa mga gastusin sa ospital dahil tila ba hindi ito mahuli ng mga pulis. Kaya't naisipan na lamang ni Melo na magbenta ng mga pagkain at gagawin niyang puhunan ng allowance na pinapadala ng matandang babaeng tinulungan niya. Sa school ay nagbenta si Melo ng Graham balls at corn dog. Marami naman sa kanyang mga kaklase ang nabili dahil na rin sa sarap ng mga ito. Kahit papaano ay nakaipon na si Melo, ngunit may isa siyang kaklase na hadlang sa kanyang negosyo. Bakit ka ba nagbebenta dito? School to, hindi palengke. Ani ni Christoph, matapos nitong cornerin si Melo na nagbebenta sa kanilang klase. Nasa ospital kasi ang nanay ko, Christoph. Kaya ito yung naisipan kong gawin para mabayaran yung mga hospital bills niya. Paliwanag naman ni Melo. Eh pakiko kung nasa ospital siya. Pero wag mo naman sanang gawing squatter itong school na to. Mahirap ka naman pala eh. Papaano ka nakapag-aral dito? Kadiri. At isa pa, paano naman kami makakasiguro na malinis yung binibenta mo? Pangungutya ni Christoph, sabay tawa. Christoph, hindi porket mahirap ako, ay hindi na malinis itong mga binibenta ko. At saka, natapakan ba kita sa pagbebenta kong ito? Nasaktan ba kita? Bakit mo ba ako pinag-iinitan? Ani ni Melo. Christoph, tama na yan. Kung hindi ka bibili, lubayan mo na lang si Melo. Pagtatanggol naman ni Clyde kay Melo. Yan. May gayuma atay ang binibenta niyan eh. Pare-pareho na kayong chip ngayon. Palibasa, ang mga parents ninyo ay naghahabol kay Dad for his investment. Patutsada naman ni Christoph sa mga kaklase niyang nagtatanggol kay Melo. Tara na nga. Baka mahawaan ako ng kachipan nitong si Melo. Muling pangungutya ni Christoph kay Melo. Dinamayan naman si Melo ng iba pa niyang kaklase at inani nito na hayaan na lamang ang kayabangan ni Christoph. Nabawi naman ni Melo ang puhunan niya sa Graham balls at corn dog na kanyang binibenta sa school at malaki-laki na rin ang kanyang tinubo dito. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga iyon para mabayaran ang malaking hospital bills ng kanyang ina. Hindi rin naman niya magawang humingi ng tulong sa matandang babaeng kanyang tinulungan dahil sagot na nga nito ang halos lahat ng kanyang gastusin at pangangailangan sa eskwelahan. Kaya bukod sa pagbebenta sa school, ay sinubukan na rin ni Melo na kumuha ng mga cake orders o kaya ay yung mga lutong ulam sa kasal o sa mga birthdays.
Bukod pa riyan, ay sinubukan niya na ring magbenta ng kakanin sa kanilang palengke tuwing wala siyang klase. At isang araw nga, habang itong si Melo ay nagbebenta ng kakanin sa palengke, ay nakita ito ni Christoph, gayon na rin ang mga daladala nitong tropa. Ang mga ito ay agad na pinupog si Melo at nagsimula na nga rin ang mga ito na kutyain, pahiyain at laitin itong si Melo. Yuck! Nagbebenta ka lang pala dito ng mga kakanin. Ang cheap mo naman. At sa private school ka pa man din natin nag-aaral. Hindi ka ba nahihiya? Sinisira mo ang reputasyon ng school natin. Bukod sa binibentahan mo na nga kami ng Graham balls at corn dog sa school, andito ka pa ngayon sa palengke? Nakakahiya kang squatter ka. Pangungutya ni Christoph kay Melo nang makita niya ito sa palengke. Nagtawa na naman ang mga kasamang kaibigan nito matapos itong kutyain at pahiyain si Melo sa lahat ng taong nasa palengke. Naghahanap buhay ako ng marangal dito. Bakit ba kailangan mo pang pahiyain ako? At saka, pangbayad ko ito sa ospital para kay mama. Ano bang masama dun? Tugon naman ni Melo sa pangungutya ni Christoph sa kanya. Eh bakit naman kasi nagpabunggoy ang nanay mo? Siguro trinay na perahan yung makakabunggo. Eh kaso napuruhan, tatanga-tanga kasi. Pangungutya ni Christoph. Pre, baka naman kasi iniwan ng sugar daddy. Kaya ayun, nagpabunggo kasi nga broken hearted. Sabat pa ng isa sa mga kaibigan ni Christoph. Hindi. Mali kayo mga pre. Nagpabunggo kasi kinakahiya yung anak niyang nasa private school nag-aaral. Pero daga naman talaga kasi sila. Nakatira nga sila sa squatter. At saka, baka mas tinatry pang magpaawa sa sponsor nitong si Melo. Dagdag pa ng isa sa mga kaibigan ni Christoph. Ang dapat kasi sa mga gaya mo ay sa public school lang nag-aaral, hindi sa prestigious school namin. Bakit pa kasi may nagpa-scholar pa sa'yo? Ang mangmang naman nun kung sino man yun. Isipin mo ha, nagpapaaral ng isang daga? Tsaka, hindi ako naniniwalang na aksidente ang nanay mo. For sure, modus niya yan. Magpapabunggo para gatasan ng pera kaming mga mayayaman. Dagdag pa ni Christoph, kinuha nito ang isa sa paninda ni Melo at ito'y binalibag sa sahig. Hindi pa nakontento ang bullying si Christoph dahil tinapakan pa niya ang kakanin na binalibag sa sahig. Nagtawa na naman ang mga kaibigan ni Christoph matapos makita ang reaksyon ni Melo sa ginawa ni Christoph. Halos maluha na kasi ito. Kahit pa na pinahiya at kinutsa, ay hindi na lamang pinatulan pa ni Melo ang mapangaping kaklase. Dahil sa isip-isip niya, ay hindi naman yun mababayaran ang gastusin sa ospital. Nang makaalis sa mga ito maya-maya pa ay dumating na nga si George. Laking gulat naman ni Melo nang makita niya ito. Dahil inililihim niya nga kina George at sa matandang tinulungan niya na nagbebenta siya ng mga pagkain at inililihim niya din ang pagkakaaksidente ng kanyang ina. Melo, anong ginagawa mo dito? Care to explain? Nag-aalala sa'yo si Madam Lu, lalo na nung nalaman niyang naaksidente ang nanay mo. Ani ni George, nagulat naman si Melo sa binanggit ng sekretarya. Sir George, alam na ni Madam Lu? Gulat na tugon ni Melo. Oo Melo, nag-aalala nga sa'yo si Madam. Bakit mo daw sinolo ang suliranin mo? Ani ni George. Eh kasi naman po sir, pag sinabi ko kay Madam, tiyak na tutulungan niya na naman ako. Ayoko nang maabala si Madam. Siya na nga itong nagpapaaral sa akin, pati ba naman sa ibang problema ko ay aabalahin ko pa siya? At sasagabal lang ako lalo. Gayong, alam ko namang may problema din naman si Madam sa kanyang pamilya. At saka isa pa po, matanda na po si Madam para dagdagan ko pa ang stress niya. Ayoko pong maabala siya at ma-stress pa lalo. Paliwanag ni Melo. Maya-maya pa ay sumipot nga sa likod ni George ang matandang kanyang tinulungan noon. Iho, hindi ka abala. At saka nung nalaman ko ang tungkol sa nanay mo, agad kong pinahanap kung sino ang nakabunggo. Pero, Melo, patawad ha.
dahil ang walang modo kung anak ang nakabunggo sa nanay mo. Naiiyak na ani ni Madam Lu. Nagulantang naman si Melo sa kanyang nalaman. Naiyak nga rin siya dahil dito. Napaluhod na lamang si Melo sa harapan ng matanda at nag-iiyak. Maya-maya pa ay bumalik nga si Christoph at nadatnan niya ang eksenang iyon. Lola, anong ginagawa ninyo dito? Ha? Nagmamakaawa sa inyo ang pulubing yan na bumili sa kakanin niya. Ani ni Christoph, nagulat naman si Melo sa kanyang narinig. Apo niya po ba si Christoph? Ani ni Melo at nanginginig pa ang tono nito. Oo, bakit? Ako ang apo ng mayamang matandang nasa harapan mo. Akala mo ay magagatasan mo siya? Payabang na ani ni Christoph. Huwag mo ang gawing pantapa lang nanay mong nasa ospital para lang mahututan ng lola ko. Eh modus niyo naman yan, diba? Magpapabunggo para magatasan kaming mga mayayaman. Dagdag pa ni Christoph sa kanyang pangungutya at pangmamaliit kay Melo. Nilapitan naman ni Madam Lu ang apong si Christoph at maya-maya pa ay bigla nitong sinampal ang kanyang apo. Ganyan ka na ba ka-spoiled at kakitid mag-isip? Hindi mo ba alam na ang tatay mo ang nakabunggo sa nanay ni Melo? Kaya itong si Melo ngayon ay magkanda kubakubana sa kakatrabaho para may maipangbayad lang sa ospital dahil yang magaling mong ama ay hinit and run ang nanay ni Melo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Melo si Madam Lu na galit na galit at laking gulat niyang talaga sa mga revelasyon sa araw na iyon. Si Madam Lu na sponsor niya sa pag-aaral ay lola pala ni Christoph na siya namang nangbubuli sa kanya sa school at ang ama ni Christoph ang nakabunggo sa kanyang nanay. Si Christoph naman ay naiwang gulantang at napahiya sa harapan ng kanyang mga kaibigan. At ang mga kaibigan naman niyang ito ay agad siyang pinagbulungan at agad na kinutya patalikod dahil ang tatay doon nito ay kriminal dahil sa pang-hit and run sa nanay ni Melo. Matapos nga ang mga revelasyong iyon, si Madam Lu mismo ang nagpakulong sa kanyang anak at sinagot din naman ni Madam Lu ang lahat ng gastusin sa ospital. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang matanda kay Melo. Pinatawad naman ito ni Melo at kinestiyon din naman ni Melo ang paghingi ng tawad nito. Gayong hindi naman si Madam Lu ang nakasagasa sa kanyang ina. Kumalat din sa paaral lang pinapasukan ni Melo ang tungkol sa kanyang ina at sa kung sino nga ang nakabunggo dito. At dahil doon ay lubos na napahiya si Christoph. Turns out, mismong ang mga barkada pa niya ang nagkalat sa eskwelahan ng tungkol sa usaping iyon. Kahit pa na mataas ang pride at grabe ang kahihiyang nadanas ni Christoph dahil siya ang nangbully kay Melo, ay tahasan pa rin siyang humingi ng tawad kay Melo sa harapan ng kanyang mga kaklase. Si Melo naman ay agad din namang pinatawad ito. Inalok pa nga ni Christoph na kung maaari ay maging kaibigan niya si Melo, ngunit hindi ito tinanggap ni Melo. Pinapatawad na kita, Christoph. Pero pasensya ka na ha. Hanggang doon na lamang iyon. Tugon ni Melo kay Christoph. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan nang gumaling ang nanay ni Melo. At makalipas pang ilang taon ay tuluyan nang nagtapos si Melo sa senior high school at kumuha ng kursong civil engineering at gaya nga ng pangako sa kanya ni Madam Lu, sinagot pa rin ng matanda ang kanyang pag-aaral hanggang sa siya ay nakapagtapos sa kolehiyo. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Jane TV, gayon na din ang pag-like at pag-share ng videong ito. Maraming salamat, hanggang sa muli!